At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Galit ang lola ni Pedro sa nangyari sa kanyang apo at nagagalit siya pag nasasaktan ito. Ang lolo niya, sinabihan siya na kailangan din na marunong siyang makipaglaban para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ang lola niya ay tutol sa sinabi ng lolo ni Pedro. Pero lihim na si nanay ng lolo niya si Pedro na di alam ng kanyang lola. Isang araw, nakita na naman nila si Pedro at hinarang ito ni Tiago at akbang kukunin na nila ang pera. Pero biglang hubagin ng todo at natakot sina Tiago nang nakita niya sina Mariko at Mariki. At nang nakabalik na sa Encantasia, ang dalawa nagkaroon ng usok na itim at si Giannis na may magyayaring basaba sa palasyo at mundo ng mga tao. Kasimpleng bagay, hindi niyo magawa. Kasi po, natakot po siya sa amin. Nagtatakbo siya na parang kabayo. Sinabi ko na sa inyo, mahal na Reyna, hindi ba? Naduwag si Pedro. Pambaano natin siya maaasahan sa pagharap sa mga taong gustong manira ng ating palasyo at mundo ng mga tao? Ah, may punto po siya. Bakit hindi na lang tayo maghanap ng iba, yung maging ibang tagapagligtas natin, yung matapang at hindi takot? Ipagpaumanhin po ninyo, mahal na Reyna. May punto po ang mga dambana. Baka meron pang ibang pwede nating maging tagapagligtas. Baka kasi mapapahamak si Pedro eh. Wala kang karapatan na sumabat sa abig. Alam mo, Lagreng, kilala ko ang apo ko. Matalam ko kung katang-isip lamang ang sinasabi niya o hindi. Kitang-kita ko ang takot sa mata niya. Hay nako, wala akong magagawa kung pati ikaw eh napapaniwala rin ni Pedro. Ay, napaka-imposible, ha? Alam mo, baka yan ang namanan niya kay Juan. Sa anak natin, nakakakita siya ng engkanto. Ano? Lagren, wala tayong magagawa kung yun ang talagang naturalisa niya. Ay nako, Pedro, hindi ako makakapayag. At ayoko na makakapayag na matulad ang apo natin sa anak natin. Hindi siya magiging manggagamot at hindi siya makikisalamuha sa mga engkanto na yan. Naiintindihan mo? Eh, nang dahil sa kanila, nawala ang aking anak. Kaya tama na, ha? Tama na ang isang nawala sa aking pamilya. Tama na yun! Gagawin natin, mahal na hari,
Dalawang kulay na ang nabubura. Sabahan mo pa ng dambana. Ikaw ang kumausap kay Pedro. Kumbinsihin mo siya. Gawin mong lahat ang magagawa mo. Kailangan nating mabawi sa mga darakip noon bago mahuli ang lahat. At si Pedro lang ang alam kong makakagawa nito. Paano si Liway? Kontra siya sa pagpapadala natin kay Pedro sa mga darakip noon. Suwail talaga yun. Suwail talaga. At wala siyang ginawang tama. Di natin maasisisi si Liway. Dahil alam naman natin na siya ay... Basta ako nang bahala kay Liway. Ako na ang gagawa ng paraan. Ang dapat nating isipin ay kung paano natin mapapapayag si Pedro. Taon na makita mo kami, my Pedro, my loves. Nananaginip ba ako? Hindi. Sasampalin kong sarili ko. Aray! Masakit. Hindi. Hindi ito. Tama si Lola. Imahinasyon ko lang ito. Anong imagination pa? Sinipo kita dyan eh. Kita mo. Takbo. Kailangan maging matapang ko. Hindi ako magkatakbo. Bakit? Bakit kayo nagpakita sa akin? Anong kailangan nyo? Malaki, naparito kami para mailigtas mo ang buhay ng iyong ama. Sabi ko na nga ba eh, maling tao ang pinagdidisikitan nyo. Sira ba kayo? Sabog ka ba? Alam mo, patay ng tatay ko. 10 taon nang patay ang tatay ko. Iba ang patay sa nawawala. Nawawala lang si Juan, pero buhay. At ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Bihag si Juan ng mga darakip noon. Darakip noon? Oo. Yun ang mga masasamang engkanto. Sila ang nagbibigay ng sakit sa mga taong gumagambala sa kanila. Eh, bakit nila dinukot ang tatay ko? Magaling na albularyo si Juan. Kaya niyang gabutin ang mga sakit na dala ng mga darakip noon. Eh, imbis na patayin siya, dinukot siya para gawing manggagamot nila. Ayaw ng tatay mo. At pag di nila nakumbinsi ang tatay mo sa takdang panahon, ay papatayin nila. At sa taong ito papatayin, Pedro. Kaya kinakailangan na iligtas mo ang iyong ama sa lalong madaling panahon. Tutulungan ka namin. Magtulungan tayo. Pero kinakailangan na makuha mo ang mutya ng puso ng saging. At pag nakuha mo na ito, ay ihahanda ka na namin. Mutya ng puso ng saging? Oo, Pedro. Kailangan na makuha mo ang mutya ng puno ng saging. Nakuha ko daw ang mutya ng puso ng saging. Tutulungan nila akong hanapin ang tatay ko, Lola. Ay, kung buhay ang iyong ama, matagal na sana siyang umuwi. Lola, bihag daw siya ng mga darakip nun. Kaya di siya makauwi. Kaya po, kailangan na... Wala na ang tatay mo! Wala na! Bakit hindi mo maintindihan na? Wala na siya! Yan ang isaksak mo dyan sa kokote mo. Alam mo, buong araw, umasa ako na babalik siya, na uuwi siya dito. Nagbilang ako ng taon, pero
Hindi pa siya umuwi. Eh, siguro, madali kong matanggap na makita ko man lang ang kanyang katawan na talagang wala na siya. Eh, pero hindi eh. Nanatili akong umasa na makita ko siya dahil kaisa-isang anak ko yung ama mo. Masakit man sa akin na nawala siya. Pero tinanggap ko yon. Pero ngayon, na natanggap ko na ang masakit na katotohanan, at saka mo sa akin sasabihin na buhay ang iyong ama, wala na siya. Opo, Lola. At ako lang maaaring makakapagligtas sa aking ama. Kaya kailangan na mailigtas ko siya. Wala na ang iyong ama. Patay na! Ating gabi, eksaktong buo ang buwan. Malalaglag ang mutya sa puno ng saging. Dapat mong abagan ang pagpatak ng puso ng saging. Dapat di mo siya hahawakan. At dapat diretsyong papatak yun sa iyong bibig. Bibig mo ang sasalo at lulunukin mo yun. At di rin madali. Dahil maraming masasamang inkanto ang nakabantay sa iyo. Kaya sa gabing buo ang buwan. Ah, ganun po ba? Nakakakilabot naman. Pedro! Pedro! Ha? Pedro! Si Reyna, gugulatin ko siya. Isa, dalawa. Uy! Ah! Ah! Visit ko talaga. Ginulat mo ako, ha? Eh, bakit mo ko sinundan dito? Tsaka ang TV ng mata mo, nakita mo ako agad. May nakapagsabi sa akin at nakakita sa'yo na dito ka napunta. Ano ba ang ginagawa mo dito, ha? Wala, namasya lang. Sige, halika na. Malinsangan. Makabangon na nga. Iihi ako sa labas. Pedro! Pedro, tulungan mo ako! Ha? Pedro! Tay! Buti na lang, nabuhay kayo. Tay! Anong nangyari sa'yo? Saan po kayo nang galing? Pedro, anak. Andyan na sila. Nandyan na sila, anak. Nandyan na. Pedro, gumising ka! Pedro! Pedro! Lola! Ay, nanaginip ka na naman. Eh, nakita ko si Tatay Lola. Ha! Ay, alam mo, yan palagi ang napapanaginipan mo nung bata ka pa. Opo, Lola. Pero mas malala po ito. Boses po yun ni Tatay na humihingi ng saklolo. Nakita ko po kung paano siya kunin ng mga masasamang inkanto. Eh, bagugot lang yada po. Pero, Lola, iba po itong nararamdaman ko. Iba po ito. Palala ng palala ang panaginip ko at parang totoo talaga. At parang inuutusan niya ako para iligtas ko siya. Ay, huwag kang umalis. Dito ka lang sa bahay. Sige, matulog ka ulit. Thank you.
Ayun. Ayun. Ha? Alam ng aso yun ha. Nakakatakot naman. Pero, titiisin ko. Makuha ko lang sinasabi ng engkanto para mailigtas ko ang aking ama. Kala mo, matatakot mo ako sa alulong mo. Di ako takot, oy. Matapang yata to. Kala mo, ikaw lang marunong malulong, ha? Makinig ka, Brad. Au! Bakit po, mahal na hari? Hindi ganito. Gusto ka mag-usap ng hari? Ah, anong ginawa ko? Anong nangyayari? Obligasyon ko na protektahan ang kapakanan ng palasyo. Nasa kamay ni Pedro ang kaligtasan ng buong kaharian ng mabubuting engkanto at yung namumuong di maganda sa isip mo. At di na akong muling hahayaan ka na traidorin ang buong palasyo ng Floresca. Wag! Wag! Haring Pantas! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ano yun? Ang ganding ibon yun ah. Ay, di ko talaga kaya. Ayoko na. Tama nga si Lola. Uuwi na lang ko. Oy, Pedro! Ano ba? Halika nga! Naku naman, dito ka lang. Kailangan naming maibuka ang bibig mo. Malapit na bumuka ang saging at malaglag na ang hiyas ng mutya. Dito ka lang. Halika na, Mariko. Dali! Ha? Ang bibig ko, bitawan niyo ako. Wag. Diyan ka lang, steady ka lang ha. Oh, nga ka, nga ka. Yan, papatak na. Nahari, huwag mo akong ikulong dito. Kung gusto kong traidorin ang lahi ko, wala ako dito ngayon, mahal na hari. Minsan mo na itong ginawa, Liway. Oo, pero pinagbayaran ko na. Pinagbayaran ng lungkot at pinagbayaran ng luha. Andali lang. Ito, bukang Liway mo ay habang nandito si Pedro, sana maunawaan mo kami ng Reyna. Mahal na hari, mahal na hari, pakawalan mo ako! Mahal na hari! Bakit hindi kayo nagpakilala? Tumakbo ka agad! Mahal na Reyna! Natakot! Pero huwag kayo mag-alala! Buhay po naman siya! Mahal na Reyna! Oh, sige! Ako na muna ang magbabantay sa kanya. Hanggang magkamalay. Magtago muna kayo. Baka mahimatay siya uli sa takot. Magtago muna tayo! Anghel ka ba?
Nasa langit na ba ako? Pero may mga engkanto. May engkanto sa lugar na to. Hinabol nila ako kanina. Bakit? Sinaktan ka ba nila? Sagutin mo ako. Sinaktan ka ba ng mga engkantong yon? Ha? Ano kaya ang mangyayari sa pagkakataong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.